What's up guys? So ating reviewin mga nangyari sa araw na to sa ating Philippine stock market. Reviewin po natin, try po natin i-analyze mga chart, mga stock ngayon. Unahin natin si Dito. Siya yung trending ngayong araw na to. Bali may 4K yung nag-trade sa kanya sa araw na ito. So, active siya. Siya yung most active. Check natin si Dito. So, try natin siyang analyze. So, unahin natin is maglagay tayo ng mga support and resistance niya. So, ngayon, ito muna. Yung consider natin yung support niya muna sa ngayon. Ito. Ayan. So, ito muna yung magiging support niya ngayon. Bakit? Tingnan nyo naman. First attempt. Bounce siya. Pinabalik siya. Nauntog. Then, malayo yung malayo-layo yung pinuntahan. Bagsak. Then, nag-try ulit siya. Yan, nauntog ulit. Tapos, so, mild na lang. Hindi siya ganun bumagsak. Then, mag-breakout. Breakout. Pullback. Then, impulsive move. Then, pullback. Ito. Nag-retest niya ulit. Nag-retest siya. Yan. Kung makita niyo, nag-retest siya dito. Nag-retest siya dyan. So, naging yung dating resistance, naging support siya ngayon. So, ito yung isa sa major support niya na makikita natin ngayon. Then, so, ito na siya. Ito yung mga ginalaw niya sa mga previous days. Yan. So, ang galaw niya ngayon is, para sa akin, ito ay consolidation pa lang siya. Nagkakonso pa lang siya dito, konso. Parang nagpo-form siya ng triangle. So, ito. Yan. Balikan tayo week to week tayo. So yan, ito siya ngayon. Then dito, ito muna yung resistance niya sa ngayon. Pwede rin dito. Pwede rin siya dito. Ito. Ayan. Yan muna yung mga resistance siya ngayon. Kung saan siya tumatalbog. Ayan. So ito, karoon siya ng yung naging support. Support niya to. Talbog. Impulsive. Then, punta siya dito, wasak. Then, naging resistance siya to. Resistance. Then, dito, makikita natin dito kung i-breakout niya ngayon, mga susunod pang mga araw, kung titignan natin kung i-break niya. So, kung i-break niya to, maganda itong pasukin. Pero swerte yung mga nakabili ngayon. Yung mga nag-trade ngayon. Mga nakabili ng bounce. Try natin tingnan yung niya. Fibonacci.
Fib. Saan siya nag-ano? Karoon ng break. Saan siya nag-break. So, yun. Dito siya sa 0.382. Ito yung mga basehan ko dito sa itong tatlong green to. Itong 0.32, 0.5, and 0.618. Yun yung mga basehan ko. Sa bounce. Pero pagka na-invalid, i-break niya yung tatlong yan. So, wala. So, tignan natin sa lower time frame. Tignan natin sa 5 minute. 5 minute time frame. Ah, ito. Maganda pala dito. Mag-entry, oh. Karoon siya ng breakout dito sa EMA natin. EMA 20. Karoon siya ng breakout. Ito. Karoon siya ng breakout dito sa EMA 20 natin. Then, nagkaroon siya ng follow through. Ang maganda dito, ang isang ginagawa ko, pagka nagkaroon ng breakout, then dapat may follow through na green. Then, close dapat sa taas. Doon ako kadalasan pumapasok. So, magiging entry natin. Halimbawa, dito. Halimbawa, dito. Sa green na to. So, ganyan. Dito. So, ang stop loss natin is, oops. So, ang isa stop loss natin, pwedeng dito. Dito sa baba nito. Itong green. Ito. Yan. Then, ito. Siyempre, tingnan natin yung mga nakaraan. Yan, pwede na dito. Ayan. Mas maganda mag-set ng stop loss dito sa mga ano, sa mga lower time frame para hindi ganoon kasakit. Pagkalimbawa, tatamaan yung stop loss, hindi ganoon kasakit. Kasi pagka dito tayo mag-set ng stop loss sa mga mas mataas na higher time frame, medyo malaki-laki yan. Malaking damage sa portfolio natin yan pagkalimbawa dito tayo sa malaking ano mataas na time frame tayo mag-set. Kaya mas maganda dito tayo mag-set sa ano mo, sa mga lower time frame para hindi ganun kasakit pag halimbawa matamaan yung stop loss natin. Pero sa take profit naman, pwede pa naman ito i-adjust. Kasi makikita yan or ma-observe yan sa mga galaw ng ano ng mga candle. Kahit pwede natin i-adjust kung halimbawa maganda pa yung ano, galaw ng candle. At ang isa pa nating titignan is yung mga bumibili. Tignan natin yung mga bumibili. Ayan. Dito natin makikita kung hanggang anong presyo nila gustong bilhin yung mga willing bumili. So, ang makikita natin dito, marami ang gustong bumili sa current price niya kanina na 10.44. So, ang gustong bumili, ang gusto nilang bilhin is 2.86M. Napakalaking ano yan, volume. Yan ang gustong ano,
nilang bilhin, yun ang willing bumili sa ganung presyo, 10.44. And then, ang isa pang titingnan natin is yung volume niya. Kung doon mo makita kung may mga bibili or wala. Parang dito sa daily time frame niya, ayan, kung makita natin ito, karon siya ng volume. Pero mas malalaki yung volume ng mga sellers mga nakarang araw. Pero ngayon, nagkaroon siya ng volume at least. So, bukas, may chance siguro ito magkaroon ng ano, continuous sa dami ng gustong bumili ng ano, ng 10.44 na price. Huwag lang magkaroon ng ano, news, negative ng mga bad news. Talagang magkakabuhusan yan, magkaroon ng news. So sa R1 medyo maliit lang kasi pagka sa R1 eh. Maliit lang yung mga candle. Kunti lang. Yan lang. Dito sa 5 minutes. Maganda matumain dito sa 5 minutes. Lalo pagka day trader ka. 5 minutes. So, yan po si, ano, yan pong masabi ko kay dito. Tingnan natin yung, ano, mga MACD niya. Yung MACD, RSI. Tingnan natin. So, si MACD, okay pa naman si MACD. Hindi pa naman siya nagko-cross. Bale, nag-attempt lang siya mag-cross, pero nagkaroon siya ng bounce din dito. Okay pa si MACD. Tapos yung histogram niya, kontrolado pa rin siya ng ano, ng mga buyers. Kontrolado pa rin siya ng buyers. Ayan. Si RSI. Ayan si RSI. Okay pa. Pangat. Pero dapat ito, dapat i-break niya itong mga to. Ayan. Ayan sila. Ayan. Dati break niya to. Itong resistance na to. Ayan. Ayun, no? Medyo matibay-tibay talaga itong kung na to, resistance niya. Diyan siya nakakulong. So, dapat i-break niya. Ang maganda kasi dyan, ang maganda dito para sa akin is i-break na to. Break, then retest, and then pwedeng magkaroon siya ng impulsive move or magkaroon siya ng impulsive move or break, retest, price action or candlestick pattern, hammer or engulfing, then buy, and then breakout. Okay. Yan po para kay dito. Yan po yung nakita natin kay dito. So, susunod. Sino pa ba yung mga ano? Tinitignan-tignan natin mga stock dito. Sila EPL. EPL, oh. EPL. Parang nagkakaroon din siya ng ano. Pound-tonti lang na move. Volume niya is. May volume naman siya. May mga volume naman siya. Pound-tonti. Labang ko dito. News wala. Oh, wala. Walang update. Mga bumibili. Yun, 21.10.
Saan ba siya nag-open kanina? 21. 21.40 lang yung high niya. So, mga nakaraang araw, dito siya nagkakons eh. Nag-break siya eh. Dito. Yan o. Nag-break niya. Na-break niya. So, ginagawa niya ngayon na support. Ito naman yung ginagawa niyang support. Nauntog siya kay EMA 20 natin. So, mahirap mag-entry dito. Kay EPL. At kung makikita nyo, malalaki yung volume ng mga seller kaysa sa mga buyers. Ino. Tingnan natin si MACD. Oh, MACD about, magkocross. Parang nagbabadya si MACD natin. Parang gusto niyang magcross dito. Yan o. Then, si histogram, medyo nag-fade na yung kay histogram sa mga, sa buyer side. Yun, no? Yung kay histogram, medyo nag-fade na. Medyo lumilit na. Parang gusto niya ng, bumaba. Parang gusto niya ng pumunta dito sa baba. Parang kinokontrol lang ito ng mga seller. Si RSI. RSI, sorry. RSI. Yun. Okay naman si RSI. May channel siya, may channel. Yun. So, nagkaroon siya ng breakout. Karoon siya ng breakout. So, parang ang mga gusto niyang gawin is retest. Pwede ganyan. Dahil, nakita niya naman, mayroong support, resistance. You know? Parang ganyan ang gusto niyang gawin, pero tignan natin sa mga susunod na araw. Medyo mahina yung galaw ni EPL. Balikan natin sa EPL. Parang ganun din. Ganun din ang ginagawa. Pahiga. Yan. Ayan. Yan yung ginagawa niya. May channel tayo. Maghintay lang tayo ng breakout. Kung alin ang i-breakout niya. Ayan o. Ayan o. Pwedeng mag-bounce siya ulit. Pag ganun. Pagka nag-bounce siya dyan, may resistance dito. Banda rito. Ayan. Resistance siya dyan. Ayan. Ito yung mga kailangan niya i-break. Yan yung kailangan niya i-break. Si 24.17 at si 25.19. So, ito naman ang trend niya. Nag-recreate. Kung halimbawa, mauntog siya dyan, nag-recreate na naman siya ng bagong lower highs. Then, ito. High. Then, bagsak. Lower high. Lower low. Then, pwedeng dyan. Lower high ulit. So, pwedeng mas mababa. Kung halimbawa,
hindi niya mamimintin to. Kung hindi niya mabre-break. Piling ganun ang mangyayari kaya, no? APL. Pwedeng ganun mangyari. At yung mga pinapakita ng mga indicator natin, tulad ni MACD, parang magkakross na siya. Tapos yung histogram niya, medyo, ano, pa-fade na siya. Nagpe-fade na. Parang gusto nang bumaba. So, yan. Yung masasabi lang natin kay APL. So, mga may hawak ng APL, ano, good luck. Risk management na lang. Tingnan natin din sa ano, lower time frame. Lower time frame, 5 minutes. Ah, ito lang ang galaw niya. Konso. Konso lang siya ngayong araw na ito pala. Oh. Malit lang yung ano, ginalaw niya ngayon. Saan siya? 28. Ito. So, ito lang yung ginalawan niya yung araw na to. Yan lang. So, pag ganun-ganun lang siya. Pak. Bagsak. Bounce. Bagsak. Konso. Bagsak. Naka-bounce. Yun. Tapos may red na naman siya. Pwedeng dito. Pwedeng dito. Kung masustain yung ano, kung ma-maintain nyo itong support na yan. Pero pagka hindi, bagsak ulit. So yan, yan lang ang masasabi natin kay APL. So, next natin, saan pa ba yung mga ano? Si BOL. Ito. Tinitingnan natin. Wow! Ganda ng galaw ni BUL oh, sa lower time frame. Pero tingnan natin sa daily time frame. Kasi dito yung tayo nagbe-base ng trend sa higher time frame. Dito ito tumitingin ng trend. So, ito okay pa naman. Intact pa rin naman yung trend niya. Then, okay yung galaw niya ngayon, no? Ito lang, close siya sa, ano? High na high. Swerte yung mga nakapag-trade ngayon. So, dito, sa higher time frame tayo tumitingin ng mga, ano, major level. Mga structure. Structure level niya. So, ito. Yan, week. Yan. Yan pala. Maganda. Tumulutang lang siya kay Emma. Nakalutang lang siya kay Emma 20. So, maganda ha. Tingnan natin yung mga buyers kung saan sila nakapila. Oh, yan. 279. May willing bumili ng 24K volume. Ibang volume niya ngayon. Ah, mataas yung volume pala niya ngayon. Taas, talagang pumutok siya pala. Oh. Pwede magkaroon pa ito ng ano, follow through bukas. Yan. Pero observe lang. Observe lang bukas kung paano ang galaw ng market. Minsan, nagkakaroon din ito ng ano eh, panloloko eh. Maganda yung close niya. Biglang tas umaga, biglang bagsak. Ano bang, may news ba siya? May news?
Ah, meron, meron. May news pala siya ngayon, no? 14 hours. Tingnan natin, open natin. Makiano tayo. Makichismis tayo sa news. Ano meron sa news niya? Ayan. Ano meron? Postponement of annual stockholders meeting. Postponement? Postpone? Anong ibig sabihin nun? Postpone yung postponement. Postponement, about sa postponement lang naman sa mga stockholders. Okay. So ito si VUL. Siya yung pangatlo natin yung gabi. So bakit hanggang dito lang muna tayo ta. Medyo bumibigay na itong ano natin, battery. Bukas ulit. Try lang natin si VUL. So ito, magkaroon siya ng deep pullback. Pwedeng ganun mangyayari. Deep pullback. So wag lang niyang i-break to. Itong support na ito. Pwedeng deep pullback lang ito. Mga nakarang araw. Mga nakarang taon. Ito yung lang ito. Yung mga pwedeng naging high niya. Ito strong resist, strong support pala to. Ilang beses pala itong ginawang support. Ito. Then, breakout. Tapos ginawa niyang support. Resistance pala ito. Before. Resistance before. Then, nag-ginawa niyang support ngayon. Ayan. So, full screen natin. Ayan. Yan yung mga willing bumili. 24K, 2.79, medyo dikit sa current price niya. Okay pa. Ganyan talaga sa business. Volume, okay naman yung volume. May volume siya. So, pwede dito magkaroon ng follow through bukas. Pero risk management pa rin, advice lang sa mga trader. So, ito yung ginalaw niya ngayon. 28. Wow! Nice move. Galing. So, congrats sa mga nag-trade kay VUL. Galing. Diretso. So, tulad nga kanina,
Ito. Pwede na tayo mag-entry dito. Dito, banda rito. Sa breakout na to. Yan, stop. Oops. Stop loss natin dito. Sa baba na to. Yan. Then yung tulad nga sabi ko kanina, yung take profit natin, pwede nating i-adjust as long as maganda yung trend ng stock. Yan. Pero kung mag-take profit tayo, okay na dito. Mas matas dito. Yan. Pero kung okay pa, tsaka may mga volume naman dito, kung nakita nyo, yun, tataas na volume. So, marami talagang willing na mag-trade. Oh, lalaking volume. Oh, bigla dito. So, willing talagang bumili mga trader dito. So, pwede rin, pwede. Pwedeng i-adjust pa to. Itong take profit natin. Okay. Silipin natin si MACD. Tingnan natin si MACD. Oh. Ah, parang katulad din ni dito. Yung parang gusto niya ng mag-cross. Pero, parang nag-bounce din siya. Bounce. Then, nagkaroon siya. Itong histogram, tuloy-tuloy pa rin. Buyer control. Ito. Ganun siya. Okay, okay pa naman. Intact pa rin. Tapos, si RSI. Okay pa naman si RSI. Okay pa. Okay pa. Okay pa si RSI. Okay. Okay. So, hanggang dito muna tayo, mga ka-trades. Salamat sa inyong panonood. Sana i-subscribe nyo po itong channel ko na Jonen TV. And like nyo na rin. And share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. Sa mga newbie. Mga gustong matuto sa pag-invest dito sa Philippine Stock Market. Yan. Sana kahit papano nakatulong itong video na ito sa mga pag-aaral sa technical analysis. Salamat po.